kids die hard. Sadyang masipag lang talaga ako, Daniela. Gusto ko kasi may siguro na malinis at maayos ang lahat. Gusto mo pang subukan? Mukhang bored ka kasi para lapitan mo ako dito sa kusina. Learning fast, Romina. After so many years of being Mrs. Mondragon, I am proud to say na hindi na ako tulad ng dati. Lahat naman ng tao nagpabago. May room for growth. In fairness to you, I gotta hand it to your survival skills. Very ipis lang. To think, hinayaan mo pang tumira kami dito. Hindi naman ako unreasonable tulad ng iba. Anak ka ni Robert. You're my stepdaughter. Sabihin na lang natin na nagpapakananay ako sa'yo. Don't push it, Romina. Katulad mo, medikulosa din ako. At katulad ng kusinang to, ayoko ng madumi. Namimili din ako ng makakasal yung mukha ko. Hindi mo naman kailangan tanggapin. Sapat na sa akin na hindi ka gumawa ng gulo sa pamilyang ito. Kung gusto mong matahimik tayo pareho. Don't make me laugh, Romina. I'm the acting marketing VP, and ako magte-train sa'yo. Ikaw ang magte-train sa akin, eh mas mataas pang pinag-aralan ko sa'yo. Dahil marami akong experience at alam. May problema ba tayo doon? No. No problem at all. I'm just surprised dahil ang dating sekretarya, boss na ngayon ang anak ng may-ari. Well, the first lesson that you should learn in Camila Sardine's company is meritocracy. Hindi mahalaga ang apelido mo o kung saan ka nanggaling. Ang mahalaga ang dedikasyon mo sa trabaho at galing. As part of your training for marketing VP, you will work closely with the marketing team and sa akin ka magre-report. At lahat ng ito, ikaw ang nagdesisyon. With the guidance of your father, Daniela, si Robert mismo ang nag-decide kung anong gagawin mo. And for your first project, you and your team must come up with a new marketing strategy for this cart. So, ma'am, pasensya na po. Hindi ko na po siya napigilan. Keep that and then just transfer it elsewhere. Cute, though. Dad! Hi. Oh, sayang naman. Naunahan niyo yung surprise ko. Daniela, anong gagawin niyo sa gamit? Papalitan. I'm sorry, Romina. I decided to do a little redecorating. I hope you don't mind. As you know, ang isang bahay ay reflection ng mga taong nakatira dito. So I decided to add some class. Pero hindi ka na bumalik ng opisina. I'm sorry. Time flies kapag may ginagawa ka talaga importante. Don't worry, babawi ako bukas. Pero... Daniela, pwede ba ito ilalabas? Siguro i-transfer na lang natin. I have a perfect place for that. Hindi ganyan. Balik niyo lahat ang gamit dito sa loob ng bahay. Ibalik niyo sa dating ayos. Ngayon na. No! And that's the end of my presentation. Saan yung marketing strategy ng CD&E? Sila yung core ng market natin. Kasama na sila doon, Romina. I mean, lahat naman tayo may social media accounts na, di ba? I guess hindi mo nabasa yung nabigay ko sa'yo. Tama ba ako? I told you, I didn't need that. And then we are wasting our time. Bunita, ihanda mo na yung marketing team. Wala tayong maasahan kay Daniela. Excuse me. Romina, wait! Bakit ipinahiya mo ako doon kanina? Pinahiya mo yung sarili mo dahil hindi mo ginawang mabuti ang trabaho mo. Ang sabihin mo, insecure ka lang dahil alam mong mas magaling ako sa'yo. E paalala ko sa'yo, wala ka pang napatunayan, Daniela. Nagmamarunong ka lang. I guess we're ready. We're ready to present this tomorrow to the board. Great job, guys. Good luck sa inyo. Good luck sa atin lahat. Thank you, thank you. Thank you, ma'am. What's going on here?
Tapos na tayo. You may all leave now. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ano to, Romina? Nagpapameeting ka nang hindi mo ko ini-inform? Sa factory ka na nakadestino, Daniela. Hindi mo na kailangan umata ng meeting. And to think this is all your fault kung bakit kami nagmi-meeting. Dahil sa failed proposal mo. Now we have to come up for a new proposal to present to the board. Talaga bang ginagalit mo ako? Ako? Ginagalit mo ba ako? Baka nakalimutan mo kung nasa ang posisyon ka ngayon. Kung sa bahay nagtitimpi ako sa ginagawa mo, ibahin mo dito sa opisina dahil wala akong pinapalampas dito. So inaamin mo nga na ginagantihan mo ako? I'm not pathetic like you. Please go back to me. Mag-gash sa akin! Anong sabi mo? Will you please excuse us? Bakit hindi mo sabihin sa akin yan ng harapan? Babalaan kita, Daniela. If you ever try to pull this kind of insubordination, makikita mo nang hinahanap mo. Are you threatening me? Ano, pauulanan mo ako ng memo? I also have my bag of tricks, Romina. At kahit anong mangyari, anak pa rin ako ng may-ari ng kumpanya. Yan ba talaga ang gusto mo? Nasabihin ng lahat ng tao na nakuha mo tong posisyon na to dahil anak ka ng may-ari? May diferensya ba, Romina? Pareho lang naman tayo ng sitwasyon, di ba? Kaya ka lang naman din nandito dahil pinakasalan ka ng daddy ko. Diyan ka nagkakamali, Daniela. Kung ano man ang meron ko ngayon, dahil pinaghirapan ko yon. Kaya nirerespeto ko ng mga tao dahil alam nila yon. Ikaw, hindi ka nalang marirespeto dahil wala kang pinaghirapan. Ine-earn yon at hindi yon dinidibo. Ano bang problema? Si Gino kasi, anak. Nag-audition sa commercial ninyo. Oh. Hindi natanggap. Pinahiya pa. Makulas, hindi naman po ganun yung nangyari. At di ba nandun tayo sa audition kahapon? Oo. Oh. At ako naglinaw kay Gino sa nangyari. Pero hindi ko siya pinahiya. Kinausap ko siya ng maayos. Eh, yun ang naramdaman ng anak ko eh. Mangkulas, nagsasabi ako ng totoo. Huwag niyo naman akong palabasing masama. Masisisi mo ba ako? Yumaman ka lang, nagmamataas ka na. Naiirita ka kapag napupunta kami dito. Nilalagay mo kami sa lugar namin. Mangkulas, parang hindi naman ang po tama yan. Tay, sobrang na yan ah. May sinasabi lang ako. Pakinggan ninyo. Mangkulas, humihingi ako ng pasensya sa nararamdaman ni Gino. Pero hanggang dun lang yon at hindi na magbabago ang desisyon ko. Isa pa, nakausap ko siya ng maayos. At nagkapaliwanagan pa kami kasama ni Daniela. Tay, hindi lang talaga naintindihan ni Gino yung tawag ko sa kanya. Akala niya kasi pasok na siya sa commercial. But that wasn't the case. And now to give us a speech, let me call on the Vice President for Operations and Marketing, Miss Daniela Mondragon! I apologize because Romina cannot stay with us tonight, but as the daughter of the President and the successor of Camila Sardines, I would like to all welcome you and thank you all for coming tonight. You may not be aware, but the video that you previously watched is the fruit of my hard work. All inspired by my mother's original vision for the company. Na ang Camila Sardines hindi lang panawid gutom ng ating mga kababayan, but she also wanted it to be the food that someday will enrich our lives. And because that's all finally happening now, I would like to share with you how happy I am. After so many years of mismanagement and detours, naibalik ko na ang Camila Sardines to its former glory. And that is why I'm asking all of you to please work with me as we bring back Camila Sardines to its greatness. One food, one nation. The original Camila Sardines. Kasalukuyan na nga pong sinisimulan ang ribbon cutting ceremony ng Kita Sardines para sa kanilang bagong negosyo project. Mabuti pa mo, panood mo na lang.
kinaluhan ito ng mga opisyal ng kanilang kumpanya. Makakaloka to. Nagsisimula pa lang ang araw tapos ganito na. Kapareho nung project na ilulunch natin, ate. Paano nangyari to? Ng pagbibigay puhunan at ng kanilang produkto upang mapalago ang kanilang negosyo. Ang layunin ng... Neil, kailan mo pa nabalitaan to? Ngayon lang, ate. Napanood ko lang. Ano ibig sabihin ito? Naglabas ng super negosyo ng same project? Katulad ng sa atin? Parehas na parehas. Pati yung pagtulong ng tao, parehas na parehas. Ang inibalang yung pangalan. Hindi pwedeng mangyari ito. Pinaghirapan ng mga tao. Ang negosyong kami lahat. How did you come up with the idea of Kwentong Camila? Well, we Filipinos love heartwarming stories. At yun ang naging key para makapag-come up kami ng Kwentong Camila. I really wanted to do a project that would echo the core not only of the company, but also of my mother. Kung kanino nakapangalan ang kumpanya na ito, which is valuing family. Kinukonsider kasi namin na parte ng family ng Camila ang ating mga consumers. And what better way to show them our appreciation sa patuloy nilang pagtangkilik sa Camila other than featuring their own Camila stories. You know, in the beginning, initially, this idea was shut down. But in the end, nakita din ang merit. Okay. I will leave the discussing about the details with Daniela. Oh, okay. Daniela, ikaw nang bahala sa kanila. Thank you for your time, ma'am. Congratulations ulit sa atin. Congratulations. Thank you, Romina.